So subukan muna natin sa ano muna tayo. Pedal assist muna tayo. So lagay ko lang muna sa RD na 1x7. Punta na tayo ng Circuit Makati, mga ka-Filox. Ayan. So medyo siguro dahil medyo magaan itong ano compared doon sa dati nating tinesting na T24. Parang ano, nag-engage agad siya kahit na parang ramdam mo na agad yung ano, yung speed number 1. Ayun, no? Parang 1.5 cycle or 1 cycle pag ikot mo, pag pedal mo. Andun na yung motor. Pero syempre, ayan, hanggang ano lang, hanggang 15 lang. Talaga na sa 2. Basta binusinahan na. Yun. Medyo nag-engage na agad. Mabilis. Maramdam mo yung ano, yung tulak niya sa number 2. Pedal assist. So ito normal ano lang ha, normal pedal. Hindi ako masyado pang malakas. Oh, malakas to, malakas yung 2 nito. Ramdam na agad oh. Siguro 1.5 cycle, ramdam mo na agad yung tulak niya. Ayan oh. Hindi pa nga ako makapag number 3 kasi nga medyo ano na agad eh. Ramdam mo na agad yung ano, yung tulak. Mabilis-bilis yung tulak niya, 20 plus. Preno niya, makapit naman ang braking system nito. And number 2. Pwede na. So since nakita niyo naman, 'di ba, yung range nito hindi ganoon kalayo. So, syempre kailangan know your pedal assist bike. So pwede na magano. Pwede na agad magano, gumamit na lang muna ng pedal assist. Yan. On nyo lang sa number 2. Tumutulak na. Ito mga ka-chillax, so nagpalit tayo ng ano, ng action camera. So binalik ko yung GoPro 11 ko kasi hindi ko napansin yung DJI Action 2 ko pala ay ano, nalobat along the way. So hindi ko alam kung nakuhaan ba yung ano, yung top speed kanina sa 4 and 5. So since nandito ulit na sa ating favorite spot na Circuit Makati, ilagay muna natin sa pedal assist. So ang gamit kong gears ay 1x7 para kasi yun ang pinakamalambot eh pagdating sa ano, pagdating sa pagpe-pedal. So, pedal assist muna tayo. Mamaya tayo mag-independent throttle. So, ulitin lang natin, yan, number 1. So, patapos sa 1.5 cycle, mararamdaman mo na yung ano, tulak ng motor. Yan, 15.1. So, ito, 2. Ito, ramdam na agad yung tulak ng motor. Ayan, oh, parang bumilis agad. So, normal pedaling lang to. 23.8. Hangin dito sa circuit, sarap. 24. So lagyan natin number 3. Ayan, yung sinasabi ko ideal pagdating sa pedal assist. Ayan, malakas na yung tulak niya. Kaya after 1, 2, 3 cycles o pedaling, ayan o, tinutulak ka na niya. 28. So pagdating sa suspension, ang ganda rin ng suspension nito, malambot. So nakita ko may shocks sa may gitna. Very comfortable ang suspension. Number 4. Yan, lakas na ng tulak oh. Ayan oh. 32. So okay na okay ang kanyang pagpe-pedal. So pedal ulit tayo. So number 4. Narinig mo agad yung ano eh, yung huni ng motor. And after 1, 2 cycles, 3. Lakas oh. 29. So lagyan natin sa number 5. Ito, pedal assist.
27 eh, bilis. 33.7 agad. Pedal 1, 2, 3, 35.3. Ayan. Sa pagpe-pedal. Sa pagpedal mo lang mga ano, mga 1 to 2. So ano mo na, bitaw ka na ng pagpe-pedal. Kasi tutula ka na naman eh. Pagdating sa braking, kapit naman agad yung brakes niya dahil ko ay naka disc brake front and rear. Ayan ah. So feel na feel talaga ang pag-ano nito. Pag pagpe-pedal nito. So dito naman tayo. So punta na tayo sa independent throttle. So yan ah, independent throttle number 1. Yan. Piga agad. 15. Yan, 14.9, 15. So dito sa GPS natin ganun din. So bitaw. So number 2. 21.8, 24.6. Ayan oh. So dito sa GPS natin 23. So hindi naman sila nagkakalayo nung sa monitor dito. So lagyan natin sa number 3. Todo piga. 29.5, 32.6, 33.7. Yan, total biga. Hangin. Yan, 33. So lagyan natin sa 4. Todo natin. Yan. Lagyan na sa dulo na tayo. Ikot muna tayo ulit para sa number 4. Okay, number 4. Independent throttle, speed 4. Yun, no? 37, 38, 41.5, 43.3, 44.1. So ito pala pag binitawan mo, no? Para may, ano, may cruise control kasi hindi na ako nag-ano, hindi na ako nag-accelerate eh. So para mawala yung ano, yung cruise control, preno mo lang. So magdi-disengage na yung cruise control. Cruise control yung ano, pagka binitawan mo, tuloy-tuloy lang siya. So lagyan naman natin sa number 5. Independent throttle tayo. Yan. Yan, todo throttle, number 5. 35, 39.1, ayun o, 42, 43, yun tayo sa tabi, kahit medyo malubak-lubak, may butas-butas, 44.1, 44.4, bilis o, 44.1, ito na tayo, ayan. Yan, ingat-ingat tayo kasi nga ano eh, nagko-cruise control na siya. So nag-auto speed na siya. Mga ka-chillax. So dito na tayo, i-review na natin tong ano, napakagandang unit ng EV Supreme. Mga ka-chillax, nakaparada na tayo ulit dito sa Circuit Matak Makati. So bago natin na ituloy ang ating pagbablog, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, don't forget to subscribe naman and comment down below kung may mga karagdagan kayong katanungan dito sa ating Coswheel. Ayan. Tapos, ayun, dadagdag ko lang ulit na sana tuloy-tuloy na itong mga pedal assist bike katulad nito ay pwede sa ano, sa mga main road basta may bike lane. And don't forget na siyempre sumunod tayo sa mga ay sa batas. Okay? And siyempre, sa huwag tayong gumitna, huwag tayong pasaway. So doon lang tayo sa bike lane at doon lang tayo lagi sa tabi, okay? So, umpisa na natin. So ito nga yung ano, no? T20S. So nabanggit ko na kanina yung mga specs niya, no? So itong Coswheel na to, kung mapapansin nyo, katulad nung isa, parang, alam mo, parang mga, parang pamilya sila, no?
iisang kulay, iisang ano, yung parang itsura nila, yung datingan nila, no? So ito na mga Coswell T20S natin ay ito nga, itong frame dito, no? Ito agad na napansin ko dati nung lumabas tong Coswell dati, parang makita ko to 2 years ago eh. So parang may bazooka type na frame siya, oh, ayan. So nandito din sa loob yung pinaka-battery niya. So ang battery na nga nito ay 48 volts 10 amperes. So yan. Tapos meron siyang ano dito, parang ika nga sa bisikleta, pinaka-fork niya, ang haba, oh. So napakaganda dahil nung sinasakyan ko to, ang ganda rin ng kanyang suspension. Hindi ako masyado, hindi siya matagtag. Tama lang, smooth lang yung ride. Tapos makikita nyo dito, meron siyang fender na hindi ganun kahaba dito. Pero eksakto nito para kung may putik man, tag-ulan, hindi kagad matatalsikan. Then dito sa kanyang fork, meron ding reflector at naka-quick release na siya. So nandito yung parang pinaka-bakal na manip na ano, may bakal dito para it's sa support para dito sa fender. So, ganun din, dito sa fender nakakabit dito, ayan, nakakabit din dito yung fender. Then dito, nakakabit yung ilaw. Then, ito yung pinakabalot ng mga wires niya, daming wires, no? So, yan. So, itong gulong niya ay gawa ng Chow Yang. So, ang sukat ng gulong natin ay 20x4. So, pansin ko, naka-disc brake na, front and rear. Tapos ang kanyang RD ay Shimano Tourney. Ayan, oh. So nandito naman yung kanyang meron din siyang fender sa likod. Ayan, mahaba-haba fender sa likod para iwas talsik ng putik. Then as you can see, ito yung pinaka make niya, oh. Ito yung pinaka shocks niya. So ang shocks niya ay located dito sa medyo bandang ano, bandang gitna. Then if I'm not mistaken, siguro ito yung controller. Ewan ko lang kung sigurado ako, so comment down below. Tapos ito yung shocks niya, oh, di ba? So very solid siya. And kung di ako nagkakamali, aluminum alloy. So isa pang nagustuhan ko sa Coswell at sa mga pedal assist na mga ganito ay yung merong ano, merong signal light at brake light. Kasi bihira ako makakita ng pedal assist na walang signal light tsaka brake light. Kasi napaka-importante nun. So equipped din siya ng side stand. Then ito yung kanyang pinaka-saddle na very classic and then brown. So punta naman tayo dito sa handlebar niya. So dito sa handlebar niya makikita mo yung kanyang signal light. Ay, may signal light siya dito. Nandito yung kanyang busina. Nandito kanyang switch. Ayan. Ito, aftermarket na natin to. Then ito yung pinaka-cambio niya, yung gear shifters niya. So 1x7. Then ito yung pinaka-throttle niya. So yun. So naka-mechanical brakes pa siya, no? Mechanical brakes pa to. Then sige, buksan na natin ang kanyang monitor, kanyang screen. So dito lang. As usual, ito yung plus minus para sa speed. 2, 3, 4, 5. Tapos para mag-decrease, pindutin lang tong minus sign para bumaba. Then itong letter I dito, ay maglalagay dito kung max, average, trip, odo. Ayan, dito yun sa I na to. Tapos dito naman, yung sa ilaw. So meron din to ilaw. Ayan. Pindutin nyo lang yung flash, yung parang ilaw sign doon. So yun. O diba? So itong ating C20S. At saka maganda nito mga kachilak. So tingnan nyo, ha. Ayan, o. Oh. Ang gaan na niya. Ang gaan niya. So ilalagay ko na lang dyan kung ilang kilograms to. Tatanong ko para sigurado tayo. Kasi di ko makita yung ano, eh. Kung ilang kilograms itong Coswell. Di ko makita sa kodi ko. T20S. Itong T20S natin. So yon. So di ba? So for me, ang ano nga pala nito, no, charging time nito the usual ay 6 to 8 hours. Ang built, hindi siya ganung kalaki. Tamang-tama lang siya sa height
sa height ko, yun nga, pwede naman ako kasi kahit mas malaking pedal assist bike. But for me, parang ideal to kahit hindi sa ganung kalakihan, hindi ganung katangkad. Kasi haba-haba lang siya, pero at the same time, kayang-kaya kanya kahit na malaking tao ka. Then yung response nito, mas aggressive. Siguro dahil mas magaan ito. Kaya nung kahit number 2 ka pa lang sa pedal assist, kahit nagpe-pedal ka, ramdam mo na agad na yung tulak niya. But syempre, pagdating sa 3, 4, and 5, kita nyo naman, na-achieve natin agad yung 43 to 45 kilometers per hour. So, dala na natin yung dalawang gauge, yung gauge ng kanyang pinaka-monitor, pati yung GPS natin. Then, nandun pa rin yung comfort. So, itong shocks niya, ang ganda, pati itong dito sa harapan. So, very, pagdating sa suspension, maganda yung suspension. Hindi masakit sa likod, hindi rin masakit sa balikat. So, tama lang din. Then, pagdating sa maneuvering, wala, very easy to ride. Kahit na mukhang malaki, madali ikabit, kaliwa, kanan. Kahit na parang ang taba niyang tingnan, dahil parang basuka type. So, yon. So, speed, very ano siya, tama lang yung bilis. So, syempre, bilis na rin yun, ha? 40 to 45. So, not bad na yun. Braking system niya, makapit. Yung handling niya, walang problema. Alam nyo naman, basta mga legit na mga magandang klaseng mga pedal assist bike, eh. Alam mong quality, na doon yung quality. Then, pagdating naman sa mga pag-pedal-pedal, ayun. Very smooth siya yung gears niya. At syempre, naka-Shimano torn ito. So, not bad. Siyempre, pagka medyo tatamad-tamad ka, buksan mo lang ang motor, 'di ba? So parang hindi ka na rin nagpe-pedal. So iwas pagod ka, iwas pawis. At siyempre, mas mabilis 'to, so madali ka makakating sa iyong paroroonan. So ang pinakakaantay ng lahat, ayan. So itong natin, itong Coswell T20S natin ay naghahalaga ng 71,500. So, siyempre, sa mga nakakapanood dito ating YouTube channel, siyempre may bawas yan. Just look for Sir Mike Lim. So, yun ang maganda dito. Mga hindi lang kayo natututo, hindi lang kayo nakakaroon ng idea dito sa mga nire-review natin. Meron din tayong discount sa ating mga Kachilak subscriber. Yun. So, hindi lang itong mga unit doon. Napakadaming display, iba-ibang Coswell. So, yun siguro ang i-review natin sa future. Then, siyempre, meron din silang Pesco. So, yun, yung ni-review ko na rin. Pero hindi pa natin nahihiram. So, yun mga Kachilak, sana nagustuhan yung ating munting content dito sa ating featured pedal assist bike for today. So, ito ang T20S. Yan, brought to you by EV Supreme. So, ilalagay ko na lang dito yung location ng EV Supreme. Okay? So, till here, this is Wellis Kila. Ride safe and God bless. Hey pa mga Kachilak, so nakakita ko mga barkada natin dito sa Circuit Makati, mga bikers to. Ayan, no? So ma'am, pakilala ka muna, shout out. Hi, I'm Jam. Jam, o baka ma'am, gusto mo ihay yung mga kabarkada mo, Hello, naiyak mo ako. Hello po sa friends ko. Ayan, no? Ikaw, sir? Hello, Irvin. Hello sa mga bike friends and mga kapitbahay namin. Ayan, o sige. So, ma'am, tsaka sir, laging mag-iingat sa daan. So, tama. At least, nakaroon ako mga tropa pips dito sa Circuit Makati. So, ride safe lagi, sir. Thank you, ma'am. Thank you, pa.